For the month of August, ito po ang ating trade plan, especially on August 3. Gumawa na po tayo for August 3. And currently Friday, Thursday or Friday? Yeah, today is Friday na ngayon. So dito, I will direct you to the wrong execution. Now, although tama yung trade natin, although kumita tayo, but unfortunately, 2 pips lang. And the reason for that is wrong execution. Dapat 2 trades ang ginagawa. Now, bakit ko kayo dinala dito? For the reason po, the very use ng ating monitoring, ng ating trade, ng ating journal, is makita natin ang ating mali. So, ito is a wrong execution. So, i-take note natin yan. Dapat by next day, which is ngayon, or by next week, eh hindi na ito mauulit. So, for currently, on August 3, meron po akong ginawang trade plan. And 3 of that is naka-plot po, na drawing po natin. And what I am talking, ang pag-uusapan natin is this one, the EURAUD. Ayan. So, nakikita po natin that it is really forming, another forming, no? Possible siya magiging head and shoulders ulit. Ngayon, hinihintay lang natin na umabot ng 618. Now, bakit 618? Please watch my strategy para malaman nyo bakit 618. And what I want you to take note here is this one, the daily, ito, this is the support, and this is the roof. This is a daily support and this is a daily roof. So, bakit natin titingnan yan? Kasi po, if ever, the market pupunta nitong 618 na sinasabi, hopefully, abutin niya ito, then, gagawa tayo ng dalawang execution. So, para hindi na naman tayo magkakamali. Diba? Siyempre, the first execution is for the whole, magkano ang ating nire-risk. And the second one is the potential of having a swing trade. Kasi swing trade po tayo eh. Diba? Now, the key factor dito is if ever, no, we really don't know. If ever, abutin dyan at meron tayong entry point. Diba? Ang ating execution is consistent. Diba? Yun yung after natin. Dapat yung execution natin, yung strategy natin is masusunod based din sa plano natin, sa ating trade plan. Now, bakit dalawa? Aside from the last time na nagkamali tayo, kung dinalawa natin to, oops, kung dinalawa natin to at naging kumita sana tayo, which is, I will bring you ano ang itsura niya. Ito yun. So, dito I have stated na talagang tinamaan yung stop loss ko kasi nag-isang trade lang ako. Kung dinalawa ko sana, kung nakikita nyo, meron nag-post dito na tama. Na-form niya yung perfect head and shoulders. So, kumita sana tayo, no? So, because of that, hindi natin uulitin sa pagkakamali na pwedeng mangyari dito. However, sa nakikita naman natin is hindi natin alam kung aakyat pa ba or bababa. But if kung aakyat at abot ng 618, we will perform these 2 execution. Now, why? Kasi po, if we will go to the higher time frame, which is the daily, makikita natin that maganda ang ginawang pattern niya, head and shoulders, divergent pa. Plus here, nagkaroon ng consolidation. So, if ever, no, it will break this one. So, yung pangalawa nating trade is yun yung magfulfill sa tinatawag nating daily natin na trade plan. But from now, ito pa po yung tsura niya. So, let's wait and see. Right? Again, maraming advantage po ang dalawang ganito para naman po kayo maging confident at hindi kayo masasayangan. Normally kasi, pag
iisa lang. At that time na naging kalahati na ginagawa ko, inuurong ka na yung stop loss ko into favorable. Which is, yun ang ginawa ko last time at tinamaan naman. Kaya konti lang kinita ko, 2 pips lang. So, yan lang po. And hopefully this could help. And if you want to know more about the strategy, pwede po kayo. Just visit my fan page. Napaka-transparent po natin doon. Lahat ng talo, lahat ng panalo, nilalagay. At marami po tayo matutunan doon. Or you could visit my blog. No, and if ever meron po kayo nakitang, you know, mali, or sa tingin nyong mali, please, educate me. Comment lang po kayo. Maraming salamat po.